Life is hard, but we have Jesus. For the Lord is good. We praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Patay lang ang magsasabi na masarap ang buhay. Patay ni. But who is backing us up? Ganon ang papel ng Diyos natin. Ano? Pag sa mga aksidente, mga disgrasya, mga perilous na mga klase ng sitwasyon, hindi lang siya nagbabaka, pero siya ang nangunguna. No? Nangunguna siya para pagdating natin doon, we are all saved. No? We are all okay. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No? Thank you, Jesus. Hindi lang ano eh, minsan siya ang nangunguna, but there are times pag tayo nagpaalam sa ating employer na, boss, pwede bang payagan mo ako on a Wednesday, Sunday, ganyan, yung mga kailangan sa church kami. No? Hindi siyang mangunguna dyan, tayo. No? Tayo ang mangunguna, pero ganun pa rin. Kahit tayo ang manguna, nahipo niya na yung puso ng boss natin. Tapos, anong mangyayari? Pag tayo nanguna, inayaan niya tayo minsan at pagpaalam natin yung mga ghost, mga kinakatakutan natin, unknown fears, no, na hindi naman nararapat. No. Pagkatapos na makapagpaalam tayo, anong sabi natin? Lord, thank you for backing me up. No. Ibig sabihin, andun siya. No. Because life is hard, but we have Jesus. We may be seated. Thank you so much, Lord. We praise you. Back, si Brother Brendan. Brother Brendan, andito si Brother Brendan. No. Ito. No. Thank you, Jesus. Si Sister Annie and Brother Loreto. No. Thank you for coming back. Thank you, Jesus. Praise the Lord. No. Si Brother Joey Santiago, andito rin siya. Thank you, Jesus. No. Si Sister Jackie and Sister Dina. Pari yung mga kaklase, kaibigan ni Sister Babylin, no? Sister Jackie, andyan. Thank you, Lord. Again, si Sister Dina, yung partner ni Brother Ramil. So, thank you, Lord. Thank you, Jesus. No? Pag tumagal-tagal na nakakailang simba na kayo, you receive the Holy Ghost and baptized in Jesus' name, huwag na kayong magtaka kung hindi na tatawagin yung pangalan ninyo. No? Because you are not a visitor anymore, but a resident of this place. No, you are a member, a family, no, of this place. No, kaya ganun mangyari. Praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Ruth. Si Ruth, no, ang buhay na masaklap. No, life is hard. No. Chapter 1, verse 1. Daanan natin saglit. Diyan na. Okay. Ruth chapter 1 verse 1. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine, no, in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his two sons. Shall we pray? Lord, we are so thankful. We are so grateful for bringing us in this place, Lord. Thank you for your goodness, for your mercy, for the healing that you've done for protecting us. Thank you so much, Lord. Always bless your word. Bless our visitors. Bless all of us. Bless our hearts. Anoint your word, Lord Jesus. Lord, without you, we can do nothing, Lord Jesus. We are totally dependent upon you, Lord. We are so thankful in Jesus' name. Lord, with all humility, we love you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, For the Lord is Good. Ayan, no? Ayan, no? Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Roman. Bago maging ganyan yan, maraming mga usapan dyan, eh. No? Oh, Brother Sam, may title ka na. Brother Roman, konti na lang, antayin-tay lang.
Brother Roman, but thank you Lord na andyan si Brother Roman pag mga dating sa ganyan. Kasi tayo hindi natin kaya yan. No, kung hindi kayo nagtataka last Wednesday, no, walang nakaupo dyan. No, sa pwesto ni Brother Roman. Pero every time we sing a song, no, no, yung ano, no, worship. Wala. Si Wilfred andito, si wala, wala naman tao dyan. Paano nangyayari ito? Yung nagko-control, andon sa bahay nila. No, saan ka makakita na ngayon, nangyayari na yan. No. So, huwag tayong magtaka, the time will come. No, yun. Yung kahit saan tayo pumunta, makikita na talaga tayo. But again, thank you Lord, no, na meron tayong ganyan sa church na no, hindi, ano, yung no, hindi tayo nahuhuli, hindi yung ano, pagdating sa mga ganyan, no, kahit na may kunting aberya, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. And again, thank you Jesus. No, for the Lord is good. No, yan, no, nakaano siya, no. Makita mo pa lang, no. Ang taong lupaypay, nakaganoon 'yan. No, tapos nakaganyan siya. Pero pag nakaganoon yung no, sabihin nun, Lord, thank you. No, thank you Jesus. No. Ganoon ang kahit hindi pa thank you Jesus, basta ang tao minsan pag gumanoon, thank you nang nasa taitas. No. Thank you Lord kung sino man ang nandiyan. No. Dahil hindi natin alam kung sino yung nandiyan. But no. Kanta rin natin kanina, in the day of trouble. No. Sinong gusto ng trouble? No. Lahat tayo ayaw natin ng trouble. No. But when Jesus said to the disciples, the 12, no, sabi niya, okay, pumunta kayo doon, no, sumakay kayo ng bangka, tumawid kayo sa kabila, mamaya na ako. No. Nauna siya. Nagpahuli si Jesus. Sabi niya, mauna kayo. No, so pinauna, nagbangka sila pagdating sa gitna. No. Troublous waters. No, troubled waters. No. Bridge over troubled waters, Brother Norman. No. No. Troubled waters. No, kahit sinong fisherman matatakot pagdating sa gitna. No, pero pagdating doon si Jesus biglang nag-appear, naglalakad. Di mo alam kung naglalakad o nakalutang papunta sa kanila. Ay, may multo. No. Dahil nakikita nila isang tao andon, parang silhouette lang. No, nakikita parang anino lang ang kanilang nakikita. Sino 'yan? Multo 'yan. No. Ang kanilang bangka unstable, gumugulong, lahat ng trouble andoon. Pero makikita nila ang isang tao na andon sa taas ng alon, nakatayo lang, very stable. No. No, nung malapit na, sino 'yan? No. Huwag kang matakot, Pedro, ako ito. No. Sabi ni Pedro, Lord, pwede bang maglakad? No. Pwede bang lumapit diyan? No, in the day of trouble. No. Sabi ni Jesus, sige, lapit ka. No. Paglapit, lakad si Pedro, nakatutok kay Jesus, lakad siya. No. Pero nung siya napalingon ng konti, bumagsak siya sa tubig. No. Ganun naman mangyari, pag tayo nakafocus kay Jesus, kahit ang troubles everywhere, kahit ang sama ng sitwasyon na nasa paligid, pag tayo nakafocus kay Jesus, tuloy-tuloy pa rin ang lakad natin sa Kanya. No. Pero the moment na na-exaggerate natin ang troubles, ang temptations, ang problems, lahat, sigurado lubog tayo. No, pag yun ang mas malaking nakita natin, sabi naman ng mga negatives. Sabi na, oh, kita mo? Talagang doubting Peter. No? Doubting Thomas. No? Si Thomas. No? So, tingnan mo. Oh, nalubog siya sa tubig. No? Pag mga negative na tao, yun ang kanilang nakikita. No? Oh, kita mo? Ano, kulang sa pananampalataya? But the question is, mula sa paglikha ng mundo natin, mayroon bang taong nakalakad sa tubig? Wala, si Pedro lang. No? Maliban kay Jesus. No? At kung tayo ang nasa lagay ni Pedro, ni Thomas, ay baka mas matindi pa yung ating naramdaman. No? Kung sila doubting, baka tayo ano talaga. No, mas matindi pa tayo sa kanila. But every troubles, every trials, every temptations,
no, it's our privilege and opportunity to see more the hand of Jesus. No, pagkakataon na mas lalo pa nating makita kung gaano kabuti si Jesus sa atin. No, iba yung mga problema na ikaw lang lahat ang umaharap. Saan natin nakukuha ang problema? No, sa turo na rin dati ni Brother Raymond Woodward. No, mga problema, troubles, andyan lang lahat. No, sa nanay, sa tatay, sa kapatid, sa kay ate, sa kay kuya, sa kaibigan, sa kaklase, sa office mate, no, sa mga malayong mahal sa buhay, lahat ng yan can give us troubles. No. But every troubles, every opportunity to see the hand of Jesus, no, every privilege na mas lalo pang mangibabaw yung ating pananampalataya sa kanya, mga kapatid. No, dahil kung ang paglalakad natin sa Diyos ay walang troubles, we cannot appreciate Jesus. No. Hindi natin siya mapahalagahan, hindi natin siya mabigyan ng pansin kung gaano siya kabuti dahil lagi lang mabuti ang ating sitwasyon. No. Eh lahat tayo, ganun ang sitwasyon. Pag makapal ang bulsa natin, ang lahat easy lang, di ba? Kasi makapal ang bulsa eh. Ibig sabihin nun, paldo-paldo. No. Paldo-paldo na to, wala ka nang mapaglagyan, ang kakapal pa ng bankbook mo, bank check mo, ang kakapal pa, life is easy. No, parang wala na tayong, parang ano, bihira mo na maalala ang Diyos kasi kapal na eh, no, paldo-paldo na eh. No, in my prosperity, I shall never be moved, sabi ni David. No, because it is more dangerous to have prosperity at pag hindi nahawakan na control, patay ka. No. Makalimutan mo pa ang Diyos. Pero sa oras, di ba, pag tayo talagang walang-wala talaga, no? Gipit na gipit, no? Kung pwede lang, huwag ka nang umalis dun sa kinaluluhuran mo eh. No? Lord, ito, no? Lahat gagawin natin eh. No, para lang, Lord, kasi ang dami nating pangangailangan. No? Pero, no, it is better to, no, to gather, to stay in the house of mourning, than to stay in the house of feasting. No. Ganon talaga ang nangyayari. No. Now it came to pass in the days ito when judges ruled that there was a famine in the land. No, famine. Tagutom. Dito sa Bible, mga kapatid, no, mayroong 13 famines in Scripture. No, isa-isayin natin. No. Number one, halos lahat sa Canaan ito. Na iba-ibang panahon lang. Canaan in Abraham's day, no? Canaan in Isaac's day, Canaan in Jacob's day, no? Canaan during the time of Judges, no? Canaan in David's day, Canaan in Elijah's day, no? Canaan in Elisha's day, Samaria in Elisha's day, no? Canaan in Elisha's day again, no? Another famine, another time, Jerusalem in Zedekiah's day, Canaan in Nehemiah's day, no, an unknown land sa Luke chapter 15 verse 14 and the Roman Empire in Paul's day, no, sa Acts chapter 28. No, andyan yan. Famines or tagutom were judgments of God, no. No, famine in the land, no. And also famine in the soul or in the spirit, no. No. Pag walang ulan, walang ulan, walang tubig, walang pananim, mamamatay ang pananim, walang harvest. Pag walang harvest, gutom ang aabutin ng tao. Ganon ang mangyari. But all of them, sa Genesis, daanan natin saglit, Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, verse 10. 12 verse 10, and there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Nagkaroon ng tagutom doon sa lugar ni Abraham. So he went down to Egypt, no, naglakbay siya, no, para makaiwas sa matinding tagutom. Because nakakamatay na ang klase ng tagutom doon sa kanyang lugar, no. But Abraham was to remain in the land. Dapat manatili siya sa lugar na yon, but he, no, umalis siya.
That is why the Jews, ever afterward, look to Egypt for help. For this, they were rebuked by many prophets. Ano ang sabi dyan, mga kapatid? Every time may tagutom, ang lugar dito sa time ni Ruth, nagkaroon din ng tagutom. Time of Abraham, Isaac, Jacob, lahat may tagutom. And every time may mangyaring tagutom, ano ang nangyayari? Pupunta sila sa Egypt. No, kasi tagutom. Yun, ganun naman talaga, kung saan may pagkain, doon ka pupunta. No, at sa tindi ng tagutom, ang sabi ng Diyos, you must stay. No, manatili ka dyan. No, pero umalis, kasi naghanap ng makakain, and what happened, sa tagal ng panahon, sila ay naging slaves. Yung mga generations, mga under na kay Abraham, no, kaya naging slaves sila sa Egypt, no, dahil doon na sila dumami. No, sa time ni Jacob, no, dumami sila ng dumami. Pero ano ang sabi ni Isaiah, mga kapatid? Daanan lang natin ito, no? Because every time may tagutom, talagang Egypt ang pupuntahan. No? Represents the world, no? What we have now. Isaiah chapter 30 verse 1. Isaiah chapter 30 verse 1. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me. No, and that cover with a covering, but not of my spirit, no, that they may add sin to sin. You know, ito yung sabi niya sa mga Israelites, mga Jews. No, sabi niya, woe to the rebellious children, say the Lord, that take counsel, but not of me. No, kumukuha kayo ng mga advice sa kung saan saan. Sabi niya, bakit hindi sa akin? No, and that cover with a covering, but not of my spirit. No, grabe ang Diyos dito. Ano? Lord, thank you for covering us, the Holy Spirit, for giving us the Holy Spirit, for opening our understanding right now that every time there is situations, we seek your counsel. No, we ask you, Jesus. No, dati, ganun ang takbo ng buhay natin. Pag may problema, may sitwasyon, lapit kung kani-kanino, kay mayor, kay congressman, kay senador, lahat na lang, lapit tayo. Saka mag-anak na may kakayanan, lapit tayo doon. But God said, ba't doon kayo lumalapit, hindi sa akin? No. Verse 2, Brother Roman, pasuyo. No. That walk to go down into Egypt and have not asked at my mouth, no, to strengthen themselves in the strength of Pharaoh and to trust in the shadow of Egypt. Every time gustong sabihin ng Diyos yung kanyang emosyon, no? Sabi niya, every time may pangangailangan kayo, you go down into Egypt. No? Dahil lang nakikita ninyo na yun ang magbibigay ng kaligayahan, ng kasiganaan sa inyo every time na kayo ay pumunta sa Egypt, which is our world today. Sabi niya, you trust them so much sa kanilang kakayanan na andoon sa Egypt. Sabi niya, andito lang ako, bakit hindi akong tanungin niyo? Nakalimutan nyo na kung ilang taon ko kayong pinakain sa lugar na walang tubig, walang pagkain, wala kayong pananim, kahit ano, hindi lang kayo, pati mga hayop ninyo, lahat, walang kuryente, pero may ilaw kayo, walang trapal, pero may shade kayo na magbigay sa inyo ng comfort. But now, kunting gutom lang ng tiyan, wala kayong maisip kung hindi Egypt. Pero anong sabi niya? You take my counsel. Sa 1 Kings chapter 17 verse 2. 1 Kings chapter 17. And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence and turn thee eastward. And the word of the Lord came unto him saying, no, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook, no, Cherith, that is before Jordan. No, that is very important. Sa time ni Elijah, matindi ang tagutom dito. Pero anong sabi ng Panginoon? No, huwag kang pumunta kung saan-saan. Sabi niya, ito ang aking salita, you go down to Brook Cherith, no, doon ka pumunta, dahil sa brook na yan, doon kita susuplayan. No, it is very important yung counsel ng Diyos
No, kasi yun ang nangyayari. Ang nakikita natin kaagad, hindi, mas marami doon. Pagdating sa trabaho, tiba-tiba tayo doon. Laki ng overtime, laki ng sweldo, laki lahat. Pwede tayong mabuhay doon. No, dahil ang kaakibat ng kanya, ang kaakibat nung sweldo na yan, yung ating laman. Yung ating tiyan. No, mapupunuan lahat doon. Yun ang pangangailangan natin. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. No, yun, mapupunuan lahat. No, pero anong sabi ng Panginoon? In the day ng kagutuman, you stay there. No, you wait for my word. Because sa lugar na yan, hindi kita pababayaan. No, that is why, thank you, Lord, we are here in church. No, no matter what happened, troublous times, peaceful times, no, in times ng tagutom, mga kapatid, no, kahit anong klaseng tagutom, napatunayan na yan, mga panahon ng pandemic, walang labasan ng bahay, walang galawan. No, lahat na lang, but we stay in church. No, at hindi tayo pinabayaan because we stayed in the instruction, in the counsel of God. At kitang-kita natin how good the Lord has been. No, kung gaano kabuti sa atin ang Panginoon, mga kapatid, for He is the Lord, He is our God, and He is always good to us. He is the best to us, mga kapatid. No? Anong sabi niya lang? Take counsel. No, huwag kang umalis dyan. Basta huwag ka lang umalis. No? Because yan ang lagi na isaisip natin. No? Every time may sitwasyon, may problema na hindi maganda, we take counsel on Egypt. No? Mundo agad, mundo agad. No? Hindi natin napapansin na ang Diyos pala, dito lang ako eh. No? Lumapit ka na sa PCSO, lumapit ka na lahat dito. No, ako na andito, no, pang 100 ako sa pila mo. No, bago mo ako malapitan, no, bago yung ikong binaliktad mo yung 100, ako inuna mo, baka ako gumawa ng paraan, edi hindi ka nahirapan, no? Pag tayo gumawa ng paraan, ang daming U-turn, ang daming 360 degrees, nakailang 180, nakailang 360, pabalik-balik. Because we take counsel, no, on the wrong side, no, and not on our Lord Jesus Christ. No, no, we stay in the place where God has promised, no, because the word of God is there. So ganito ang nangyari sa kanila, no, ni, no, and a certain man of Bethlehem, Judah, sa chapter 1 ng Ruth, no, and his wife and his two sons, no, sojourn in the country of Moab, he and his wife and his two sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife, Naomi. In the name of his two sons, Mahlon and Chilion, Ephrathites, or Bethlehem, Judah, of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there. Doon sila pumunta dahil nagkaroon ng tagutom. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her two sons, and they took them wives of the women of Moab. Nagkaroon sila ng mga asawa rin ng Moabite, si Mahlon and Chilion. And the name of the one was Orpah, and the name of the other, Ruth. No? Ibig sabihin, ng Ruth ay beauty or beautiful. And they dwelt there about 10 years. No? 10 taon sila sa Moab. And Mahlon and Chilion died also, both of them. And the woman was left of her two sons and her husband. So naiwan yung kanilang mother-in-law, si Oprah or Orpah and Ruth. Yun ang nanatili sa kanilang mother-in-law. So verse 6, then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab. For she had heard in the country of Moab how that the Lord had visited his people in giving them bread. No, yung dating famine, dating tagutom, ngayon ay no, nakita ng Panginoon, naging karoon sila ng harvest na, naging maganda na yung takbo ng kanilang pamumuhay. Verse 7, wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return into the land of Judah. No, pero ang sa umpisa, mga kapatid, ano ang plano ni Naomi and Elimelech? Pumunta sila sa Moab para gumanda ang kanilang buhay. No? But in turnout, ano nangyari? Namatay si Elimelech, namatay si Chilion, namatay si Mahlon. No? Pero ang expectation, punta ako dyan para gumanda ang buhay ko.
No, punta kami diyan para umayos ang buhay namin. No, 15 years, 20 years sa abroad pupunta para gumanda ang buhay. Pagbalik dito, napakasakit, Kuya Ede. No. No, nawala ang misis. Mga anak naging adik, yung babae kung hindi na rape na no na nabuntis, na pariwara, naging adik din. No, but for the purpose na akala no gumanda ang buhay. Without the word of God, hindi gaganda ang buhay natin, mga kapatid. No. Because galing na tayo diyan sa buhay na walang word of God, walang counsel ng Diyos, wala kahit ano, sama ng buhay natin noon. No. But now that we have God, we have the counsel of the Lord, andyan ang mensahe niya, because the Lord is good. No. Kitang-kita ang epekto sa buhay natin, mga kapatid. No. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We praise you. And Naomi said unto her two daughters-in-law, no, binabasa ko para makuha natin yung kwento. Two daughters-in-law, go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, no, as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant you that you may find rest, each of you, in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voice and wept. No, mamamaalam na si Naomi, kasi siya mag-isa na natira. Sabi niya sa kanyang mga manugang, no, magsi-uwi na lang kayo doon kasi wala na, no, namatay na yung inyong mga husband na anak ko, uwi na lang kayo. No, kung makahanap pa kayo ulit ng mga asawa doon, mga mister, kasi bata-bata pa kayo, yun na lang ang gawin ninyo. No? And they said unto her, surely we will return with thee unto thy people. No, sasama kami sa iyo. And Naomi said, turn again, thy daughters. Why will you go with me? And there are yet any more sons in my womb that they may be your husbands. No? May, ano, antayin niyo pang magkaanak ako ulit? No? Imposible yun. No, ilang taon na kayo niyan. Turn again, my daughters, go your way, for I am too old to have an husband. No, if I should say I have hope, or if I should have an husband also tonight, and should also bear sons, would you tarry for them till they were grown? No. Sabi niya, maaantay niyo yon? Kahit mga anak ako mamayang gabi. No, maaantay niyo? Sabi niya, would you stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me for your sakes that the hand of the Lord is gone out against me. And they lifted up their voice and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. No, nagpaalam si Orpah, pero si Ruth, talagang hindi. No, hindi ko gagawin yan. Dito mga kapatid, nag-iisip ako eh. It is very hard. No. Life is hard. It is very hard. No. 'Yun ang realidad eh. No. Hindi ko alam kung imposible or ano, pero ang sabi nila na pag nagsama sa isang bubong, no, yung isang bahay lang talaga na lahat kilos kayo doon, mother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, father-in-law, no. Basta sabi nila pag may in-laws, may gulo talaga. No? Pag hindi pasensyoso ang son-in-law, daughter-in-law, or mother-in-law, or father-in-law, talagang yung iringan sa loob, no, sa may mga asawa na, no, no, pati pamilya kasama yon, no, sa magulo. Pero itong mga kapatid, nagtataka ako, ang ganda ng kanilang relationship. No? Dahil saan ka makakita na yung daughter-in-law ayaw umalis doon sa side ng kanyang mother-in-law. Hindi. No, talagang, no, ganda ng kanilang relationship dito. Example. Alam mo naman yung ganun pala, no? Yung minsan yung magulang. Kahit may asawa, no? O pamilya na yung kanilang mga anak minsan. No? Parang without their, hindi naman sa nananadya sila o ano. Yung parabang ang dating, no? Halimbawa, sa labahan, no, alam mo naman, yung anak ko, talagang pag ako naglaban ng gamit niya, talagang no, okay yan. Ipaparinig pa talaga dun sa, no, sa misis. Alam mo, pag pinlansa ko yung damit ng anak ko, talagang, no,
Eh kung mahina-hina yung misis mo, ay talaga namang, wag mo na yan dito, dadalhin mo, mag-away na tayo dito. Ang daming pwede, no? Pwedeng mangyari. No? Pero no, ganun ang realidad. No, sa may asawa, maintindihan nila. No? And Ruth said, entreat me not. Sa verse 15, and she said, behold, thy sister-in-law is gone back unto her people and unto her gods. Return thou after thy sister-in-law. And Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And whither thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people and my God, and thy God, my God. And where thou diest, will I die. There will I be buried, the Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. No, si Elisha, ganun din. No, hindi ako alis sa'yo. No, walang alisan dito. Kamatayan lang maghihiwalay sa atin. Parang sila yung kinasal, ano? Till death do us part. No? No, parang sila yung kinasal na hindi. No, pag namatay ako, doon mo lang ako mapapaalis. No, pero sa ganitong sitwasyon, hindi mo ako mapipilit dito na mapaalis. No, pero sila tuloy-tuloy pa rin. So sa verse 18, when she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. So they two went until they came to Bethlehem, and it came to pass, no, when they were come to Bethlehem, that all the city was moved about them, and they said, is this Naomi? No, sabi niya, ito ba si Naomi na ano, no, yung kakilala natin dati? And she said unto them, call me not Naomi. Huwag niyo na akong tawaging Naomi, because Naomi means my pleasant one. No, my pleasant one. Kaaya-aya, yun ba yun? My pleasant one. No, kaaya-aya. Call me Mara. No, Mara. For the Almighty hath dealt very bitterly with me. No, ibig sabihin ng Mara, mapait, no, bitter. And she said unto them, verse 21, I went out full. No? Umalis ako dito sa lugar natin na sagana, punong-puno, and the Lord that brought me home again empty. No? No, wala, no? Ang Diyos lahat ang may control, no? Ito talagang, ano, yung buhay natin na ito. No? Wala ka talagang may pagmalaki. No? Wala talaga tayong, yung bang, Lord, okay ako, malakas ako, bata pa ako. Wala talaga. Lord, okay yung bulsa ko, ang kapal-kapal. Hindi talaga, wala eh. Pag ang Diyos na ang mag-decide, wala talaga. No, hanggang doon na lang tayo. The end for all of us. No, wala na talaga. But Lord, thank you for giving us life, for giving us the breath of life, that until now we are here, we are clapping our hands, we're praising your name. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Nabalitaan nyo yung pitong magpipinsan? No, yung pitong magpipinsan na nagkita-kita, taga Tigkawayan, Quezon. No, nagkita-kita, yung isa galing din ng yung seaman, magpapakasal na pagbalik dito. Tapos lahat, yung siguro mga nasa 30s yung mga edad nila. No, enjoy. Tapos sa bandang Laguna ba yun? No, naka-pick up truck sila, no. May nag-overtake, may iniwasan ng motor, no, sa bilis ng takbo, on the spot, patay yung anim na magpipinsan. No, hindi makilala yung mga muka, no, kasi durog eh. Pag nakita mo yung pickup, talagang parang ano, dinaan sa hydraulic jack na talagang punong, ano, talagang yuping-yupi. Yung isa, baka namatay din yung sa hospital or ano, no, very critical din. No, magpipinsan. And it turned out, mga nakainom. No, tapos ang bilis, no, party, no, ganun ang buhay natin dati. No, yung council, no, YOLO, you only live once, no. Eh, tirahin mo na ang lahat, laklakin mo na ang lahat kasi minsan ka lang mabuhay. O sige, laklakin mo lahat. No, oh, lahat ng nandiyan, lahat ng wow, no, eh, mag-ingat tayo lalo mga ano tawag doon, mga Christmas party, mga no,
kasi ang epekto talaga nun, first and second week of January, no, yun na. Talagang tiba-tiba na yung hospital niyan. Yung, no, doon na yan patungo, no, lahat ng may sakit. No, party-party. Because we take or we took counsel doon sa labas. Akalain mo, happy happening. Anim agad ang patay. No. Dito sa batasan, yung sa dinadaanan namin, nakaraang araw, ganun din. No, ilan din yung kanyang, yung adventure ba yun? Ilan yung kanyang binunggo din doon? Pati yung mga kabataan na andun lang, binunggo niya rin. No. At yun din ang lumalabas. Nakatulog dahil lasing. No, ang daming nasagasaan. No. No, yung buhay at yung yun ang buhay, no. Dati natin before, kung hindi pa tayo kinuha diyan sa buhay na yan. Kung hindi pa tayo binago ng Diyos, no, marami sa atin, no, na lulong dati diyan sa bagay na yan. At kung hindi tayo kinuha diyan ng Diyos doon, sigurado wala na tayo ngayon. No. Malulong ka ba naman sa sigarilyo? No. No. Oh brother, isang pack lang, no. Isang rim, no. No, talagang ano, yung stock mo sa bahay, talagang kartong-karton eh, no. Patay sindi, no. May mga ganun pala sa atin dati, ano. Yung pag-uminom, talaga namang walang uwian, no. Talagang sky is the limit. No. No, sugal, ano pa ba mga bisyo natin before? No, sigurado kung hindi tayo dinampot, pinwersa na nga tayo ng Diyos doon eh. No, paanong pinwersa? Pinitik niya tayo eh, no. Pang. No, pag hindi ka pa nagbago, no. No, sa bawat sigarilyo na hit-hit mo, isang araw ang nawawala sa iyo. No. So pag 24 piraso 'yan, no, 24 days nawawala sa iyo. No, yung plano sa iyo ng Diyos na mabuhay ka pa ng 80 years old, ngayon 55 na lang. Ngayon 50 na lang. No, sino ang nagsira? Tayo, hindi siya. No. Ang ganda ng pagkalikha ng Diyos sa atin. No, wonderfully and yung pagka-create niya sa atin, no, at dahil sa galing natin ng mga tao, no, for the Lord is good, dahil sa galing natin, sa talino natin, Lord, walang saya kung hindi ko bibigyan ng ano to, yung katawan na binigay mo. No, so yung ito, ipapabago ko, no, eh, mag-hit-hit ako, no, no, iinom ako kasi walang saya. No. Pero anong ginawa ng Diyos? Dahil sa awa niya sa atin. No, hindi dahil sa mabuti tayo at kung ano ang nagawa natin sa buhay, but because of His grace and because of His mercy, marami sa atin, para lang matauhan, pak! No, no, para bang si Jacob, no, ako ito, no, hindi mo pa ako mabigyan ng pansin, no? You must recognize me. No. So anong nangyari? And Lord, we are so thankful. No, marami sa atin makapagpatunay niyan. No? Si Brother Jack, ilang beses na nagkwento yan eh. Lahat ng kasamahan niyang mga jeepney driver, no, sabi niya, brother, naubos na sila lahat. No. Kasi sila tuloy-tuloy lang. No. E pag jeepney driver ka, ganun. Pagdating sa hapon, may isa, dalawang bote, tapos jeepney driver na tuloy-tuloy pa yung sigara. Maraming buhay. No. Before, kung hindi tayo pinwersa ng Diyos, no. Hindi na nga tayo hindi kasi tayo madala sa pakiusapan ng Diyos eh. So ang ginawa niya sa atin, marami siyang ways para matigil tayo sa bagay na yan. For the Lord is good in our lives, mga kapatid. For the Lord is good. Thank you, Jesus. No. Kanina, bago kami pumunta rito, binuksan ko kaagad yung radyo. No. Ang unang narinig ko kaagad doon, no, the Archdiocese of Manila, no, is requesting to all devotees, to all yung mananata, lahat ng nagsisimba sa kanila, na sana magsimba kayo every week. Ganon! Sabi ko, terrible. No? Kami po ay nakikiusap na sana magsimba kayo linggo-linggo. No? Grabe, ano? No? At dyan tayo galing dati. No? Dyan tayo galing dati kung saan na, eh akong bahala, kung may hawak ng buhay ko. No, busy ako sa trabaho, overtime lahat, gagawin ko ito. Lord, kung kailan lang ako pwede, okay na sa akin yun. No. At ganun ang buhay natin dati. Kasal, binyag, libing. No. Yan ang punta natin sa church. No. Hindi pa makompleto yung simbang gabi. O sa may gustong umabol, pwede pa. No. No. Pwede.
Because after that, pag nakumpleto mo yung simbang gabi na yan, we can wish upon a star. We can wish at yung wish na yan matutupad. Lahat na lang ng kalukuhan na pwedeng ituro before. No, because of ignorance. Because walang counsel ng Diyos. No, kung ano lang ang ihungit, kung ano lang ang isubo, yun lang din ang atin. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. But now, Lord, hindi namin kailangan magsimbang gabi. No, because wala, no, kahit wala tayong wish, sinasagot ng Diyos. No, kahit hindi, thank you, Jesus. No, no, because we know our God. No, we know His name, we know His thoughts, we know His ways. Alam na natin kung paano siya gumalaw ngayon. That is why klaro na sa atin na kahit yung mga gawin natin, ganun tayo dati din eh. No, bahala tayo kung kailan tayo magsisimba, but now hindi pwede. No. Ah, sila ni Sister Babylon para lang makapunta ng church. Talagang hindi pwede. Mag-swab kayo. No. No. Eh di nag-swab para malaman. O negative, yes, pwede na. No. Kasi pag sinabi mo lang kaagad, parang may trangkaso ako, may ganito ako, may ganyan ako. Ay, sigurado, wala ka rito ngayon. No. Ay, maganito pakiramdam ko, siyempre, naninigurado'n tayo. No, para walang makasingit, no. Dahil baka magaya na naman tayo last year, no. Lord! No, bakit? Magsaswab ba ako? Bakit? Parang gusto kong mag-swab. Bakit? Bakit iba itong pakiramdam ko? Wag na, pare-pareho na tayo eh. Hawa-hawa na tayo. Hindi, pare-pareho na kami lahat noon. But Lord, thank you so much, for the Lord is good. For you are good, Lord Jesus. No, patapos na naman ang taon natin. Lord, still we are here. We are so thankful. Thank you for the strength, for the good health every year that you've given us, Lord Jesus. Thank you for being with us, Lord. You are good, Lord Jesus. No, you are good. We praise you, Jesus. Dati hindi tayo maka, no, hindi natin siya mapasalamatan. Wala pa man tayo sa church. He has done so much to us. No, ang dami niya nang ginawa sa buhay natin, but we cannot recognize him. No. Hindi man lang natin siya mapasalamatan. No. Lord, thank you for being a long-suffering God, a merciful God to us. No, na kahit wala pa man tayo sa church, no, tayo nga ng mga tao, may inabot lang tayo, tapos ganun naman kasi tayo eh. No, may mga abutan, hindi mo na yun sinasabi o ano, basta iabot mo na lang minsan. Pero pag hindi nagpasalamat, anong pakiramdam natin? No. Next time, wala na. No. No, that will be your first and the last. No, the Alpha and Omega. No. No. Yan na yun. No, kasi may feeling ka nga na parang inabutan ko na ngayon. Bakit ganito lang? Anong akala mo sa akin? May mga ganun pa dati. No, choosy pa. No. No. Choosy ka pa. No. No. Ganun pa dati. No. Hindi nga tayo makapagpasalamat, but how much more our God, mga kapatid, na mula pa lang anong sabi niya, before I formed thee in the belly, I knew thee. No. No, sabi niya, wala ka pa sa ano sa tiyan ng nanay mo, andiyan ka pa lang palutang-lutang, kilala na kita. No. Pero kailan lang tayo nagpasalamat kay Jesus nung time na andito na tayo sa church. Nung time na nabigyan na tayo ng Holy Ghost. No, minsan, mamalaki pa natin yung sarili natin no, dahil sa kakayanan ko. Verse 21, I went out full and the Lord hath brought me home again empty. Why then call ye me Naomi, seeing the Lord hath testified against me and the Almighty hath afflicted me. You know, afflicted. Affliction, no, affliction means a cause of persistent pain or distress, no, or great suffering, and not always in the body. No. Yung affliction, hindi ito laging nasa katawan lang natin, na masakit ganito, lahat. No. Sometimes, no, that will cause us a lot of troubles, but affliction in the soul. Yung mga pasakit ng ating kaluluwa, no, na parang walang katapusan, no, na parang hindi mo na malaman kung kailan matatapos ito. No. So Naomi returned and Ruth the Moabites and her daughter-in-law with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Thank you, Jesus.
Puntahan lang natin saglit mga kapatid sa Psalms 117 verse 65. Ah, 119 pala, Brother Man. Thou hast dealt... Psalms... Okay. Thou hast dealt well with thy servant, O Lord, according unto thy word. Teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Before I was afflicted, I went astray. But now have I kept my word. Thou art good and doest good. Teach me thy statutes. The proud have forged a lie against me, but I will keep thy precepts. The precepts again, with my whole heart. Their heart is as fat as grease, but I delight in thy law. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. No, it is good for me that I have been afflicted. Yung umpisa tayo sa church, no, talagang ano, honeymoon stage. No, talaga naman, all is well. No, all is well, all is well. No, no, all is well. No. Kahit masama yung panahon, masama yung problema, ang daming troubles, all is well. No. Because the Lord is good. No. No, kalma lang, relax lang. No. Nung umpisa tayo sa church, lahat naman, pati mga miracles pinapakita pa sa atin ni Jesus. No, yung honeymoon stage. No. Habang tumatagal tayo, we realize na ang paglilingkod pala natin sa Diyos hindi lagi smooth sailing. No. No, hindi pala lagi ito na akala natin para lang tayong nakaganon doon sa bed of roses, sa proa, alam niyo yung, di ba, ang sarap kasi pwestuhan nun. Yung bangka, di ba, yung ganon, pambot. Yung proa, yung pinakadulo. Yung bow ba yun, no? Yung pinakaunahan mismo, ang sarap minsan humilata doon. Lalo na paggabi na relax yung alon, tapos ang daming mga stars, talaga namang sasabihin mo, thank you, Jesus. No? Life is good. For the Lord is good. But remember, no, dagat yun. No. Laging pabago-bago ang alon. No. No, hindi laging smooth. No. At doon na-realize natin, na Lord, bakit ganito ang nangyari? Yun nga sabi ko dati, nung ako bago, no, sa church, new convert, sabi ko, Lord, hindi na kita maramdaman ha. Parang hindi kita nararamdaman, Lord. Bigyan mo nga akong problema. No. Sus! And the Lord is good. He answered my prayer. Ah, gusto mo akong maramdaman? Anak, pwede mo naman akong maramdaman kahit wala kang problema. Bakit nanghingi ka pa? Unspecific ka pa. Sinabi mo na patalaga na, Lord, give me trouble so that I can feel you. No. Sabi naman ni Jesus, okay, I am a faithful God. Okay, no, sige. No. Ay, yun. Talagang ano, mabuti ang Panginoon dahil nagbigay siya ng problema. At nung dumating yung problema, Lord, pasensya ka na, hindi ko na ulit-ulitin yun. Ayoko nang humingi ng problema. No. Because bago tayo, no. Gusto natin, Lord, ganun. Ay talagang ano yun. Akala natin, ganun lang yung paglilingkod natin sa Diyos. But time will come. Sa paglilingkod natin kay Jesus, no, He will test our faithfulness. No, pag susubukan niya ang ating faithfulness, yung ating mga prinsipyo, yung pagtayo natin sa Kanya, yung tatag natin sa Kanya, lahat susubukan niya at doon natin masasabi na, Lord, bakit pa ako napunta sa church? No, akala ko okay na ang buhay. Akala ko magaganda ang buhay pag lumapit ako sa iyo. No, no. Lord, bakit parang nasira ang buhay ko? No, Lord, bakit ang daming affliction? Bakit ang daming pasakit? No. Eh, sabi mo, Lord, no,
Aayusin mo yung buhay ng nanay, tatay ko, magulang ko pag lumapit ako sa iyo. Eh bakit sinabi nila ngayon sa akin, eh, hindi na nila ako anak? No, kasi lagi ka na lang sa church, yung time mo, lagi ka na lang sa church. Eh Lord, nung nanindigan ako sa iyo, bakit naman sinabi nila sa akin, no, ikaw na lang dyan, no, hindi ka na ano ng pamilya mo. Lord, bakit nagkaganon? Affliction. No, akala natin lahat, pero anong sabi ni David? Lord, it is better for me. No, it is good for me that I have been afflicted. No. But the question, mga kapatid, habang sinusulat ni David to, sabi natin, Lord, thank you sa mga pasakit. Thank you sa mga troubles. Lord, thank you sa sakit sa puso. Thank you sa sakit sa ulo. Lord, thank you sa gutom na nadaanan ko. Thank you, Lord, sa lahat ng pang-aapi. Lord, thank you sa lahat ng ganitong naranasan ko. No. Because that was after the trouble. No. But during the trouble, no, walang may gusto na andun tayo. No. Yung nga yung sabi ko dati, no, ngayon, pa-smile-smile ka. No. Lord, thank you for the troubles. No. No. In the day of troubles. Pero nung time na andun tayo sa trouble, Lord, help me. Lord, hindi ko kaya to. Lord, parang gigive up na ako. Lord, napakasakit. That was the time of our troublous times. No. Yung mga time na sobrang bigat, na hindi natin kaya. No. Pero anong sabi ni David? Habang sinusulat niya, Lord, without you, no, kung hindi mo ako sinaman sa trouble na ito, sa mga pasakit, sa mga heartaches lahat, hindi ko ito malalampasan. And Lord, you've done so much to us. We thank you for all the troubles. We thank you for all the afflictions that have done, na dumaan sa buhay namin, Jesus. No, maraming mga pasakit na nadaanan namin the day that we serve you. Yung araw na naglingkod kami sa iyo, napakasakit. But what is important, mga kapatid, we learn to appreciate, no, na Lord, ito nangyari dahil nandyan ka. Lord, ito natapos namin, nakayanan namin dahil nandyan ka. Lord, mabuti na lang dumating to sa buhay namin na andyan ka. Dahil kung wala ka at dumating ito, baliw na kami. No, kung hindi lang baliw, baka nagbaril na kami sa ulo. No, sa sitwasyon na aming hinaharap sa ngayon. But without affliction, no, we will never understand God's ways. No, kung walang mga pasakit, walang mga mabibigat na naranasan natin sa buhay, yung mga nadaanan natin sa paglilingkod sa Diyos, we can never understand Jesus. Hindi pwedeng hindi natin siya maintindihan. Why? No. But now we understand him. No. Ano ang sabi niya? That I might learn thy statutes. No. Statutes. Ibig sabihin, yung kanyang mga rules, yung kanyang policies, yung kanyang mga laws, yung kanyang mga kautusan. No. Doon tayo tumitibay. No, sa pamamagitan ng mga statutes na ito, yung mga katuruan niya, doon natin naintindihan ang Word of God dahil sa mga afflictions na napagdaanan natin. No, and again, the Lord is good. For the Lord is good. No, dahil lahat ng ito, all things work together for good. No, hindi niya tayo pinabayaan sa mga moment na yan. So anong nangyari, to make it short mga kapatid, yung Book of Ruth, no, ano ang nangyari rito? No. Para matapos na tayo, say praise the Lord. No. So ano ang nangyari mga kapatid? Ito sa verse 13 ng chapter 4, tapusin na natin ito. Oh. Sa verse 11, and all the people that were in the gate and the elders said, we are witnesses, the Lord make the woman that is come into thine house like Rachel and like Leah, which two did build the house of Israel, and do thou worthily in Ephrathah, and be famous in Bethlehem. And thy house be like the house of Phares, whom Tamar bare unto Judah, and of the seed which the Lord shall give thee of this young woman. No, yung blessing na ng mga elders, ang sinabi doon kay Boaz and Ruth. So Boaz took Ruth, and she was in his wife, and when he went in unto her, the Lord gave her conception, and she bare a son. Ito mga kapatid, no. Yung ganoon eh, akala ni Naomi, no. Sabi niya wala na, no, hopeless na. No, patay na.
No, wala na, wala ka ng pag-asa sa akin. Bakit ka pa sasama? No, chapter, 4 chapters lang itong Ruth, but without Ruth, kung wala ito, walang tayong David. No, walang pagdadaanan ng lineage ni Jesus Christ. And the woman, sa verse 14, and the woman said unto Naomi, blessed be the Lord, which hath not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel. No, ang sabi ng mga kababayan kay Naomi, sabi niya, no, purihin ang Panginoon. No, for the Lord is good, no, dahil hindi kanya iniwanan na walang, no, kasi si Boaz ay dikit na kamag-anak ni Elimelech. No, ibig sabihin, namatay na kasi yung mga anak, so walang redemption. No, walang pwedeng pamalit doon sa redemption na yon kung paano ma-redeem ni Naomi no magtuloy-tuloy ito. Pero sa pamamagitan ni Boaz, na close relative, kinsman ni Elimelech, no, siya ang sumalo, may bilihan pang nangyari rito, no, kung anong mga dapat gawin para mabypass tong iba, para mapunta siya kay Ruth, at lahat ng ito ay plano ng Diyos. No, and he shall be unto thee a restorer of thy life, sa verse 15, and a nourisher of thine old age, for thy daughter-in-law which loveth thee, which is better to thee than 7 sons, hath borne him. And Naomi took the child and laid it in her bosom, and became nurse unto it. No, sila ring dalawa nag-alaga, and the woman and her neighbors gave it a name, saying, there is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. No, without them, we will have no David, we will have no Jesus. No. So shall we say, praise the Lord. So again, mga kapatid, we have eyes to see, we have nakakarinig tayo, mayroon tayong mga kamay, mayroon tayong mga paa, we have the breath of life, okay ang senses natin, okay ang judgment natin, all because our Lord Jesus is good. No, for the Lord is good and we are ready to worship Him. For our visitors, we welcome you to worship with us. Thank you, Jesus. Thank you.